Masarap pong matulog tagka-umaga po. No? Napakahirap siyang bumangon, napakahirap gumising, at napakahirap maligo. Especially doon sa mga kapatid po natin na walang heater. Napakalamig po niyan. So, tendency po, yung ating kasing metabolism, dahil sa malamig, mabagal siyang kumilos. Kaya ang tendency po talaga is, praise God, hanggang gitna lang po kay Eric. Ibang patir. So, iba po, tamad na pong kumilos. At ang nangyayari po is, we rather stay sa bahay, matulog, at magpahinga. Samantala, kahit po sa mga sports po yan, sino po ito man naglalaro ng basketball? Pagdating po ng taglamig, tamad ka na maglaro. Bagamat passion mo at desire mo na makapaglaro ng basketball, pero pagdating sa taglamig po, minsan nagdadalawang isip ka lang, maglalaro ba ako? Hindi. Kasi yung metabolism natin, bumabagal. Kaya tendency ito, magpapahinga na lang po tayo. Ngayon po, nagpapasalamat po ako personally. At sinasaludoan ko po yung bawat sa inyo. Sapagkat napilit po niyo yung sarili niyo bumangon, maligo, at magpunta po rito para po rin lang ating papakita. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Let's start. 12 o'clock, mag-start po ako. Ang una pong picture na gusto ko ipakita sa inyo ay wala. Kasi wala po yung remote. Meron po. Yan. Yan po ay isang uri ng pag-welcome ng isang bansa sa mga leaders, president, maaring hari, o isang leader ng bansa going to another country. The first visit, it is a, between the President of China and si President Donald Trump. As you can see, kung paano po kayong grande yung kanilang pagsalubong sa isang presidente, especially presidente po ng Amerika. Sino rito nakaranas po ng nakita niyo kung paano po dumalaw po dati si Barack Obama sa Saudi Arabia? Sino po nakakita ng ginawang paghahanda po ng mga sundalo rito? Yung lahat ng madaanan po nilang sakit, they don't care kung mamahalin at mumurahin po yan, ipaporklip po yan at itatabi po yan. Kaya pagalit mo, asan yung sakit ko na wala? Wala sila pakialam. Kanon nila nire-respeto yung darating na presidente. And this time, si Donald Trump po ang bumisita ng China is different from the kay Barack Obama nung araw. Si Barack parang dinisregard yata na because there is a conflict between the Xi Jinping at yung si Barack Obama. Ngayon si Donald Trump po, kaya tawag ko po dyan is the restoration. Kasi nasira po yung relationship po ng China at ng Amerika. Ang ginagawa po ngayon ni Donald Trump, nire-restore niya yung kanila pong relationship. And yet, napakatinan mo, napaka-grande po ang pagsalubong sa kanila. Full military honor po yan. Pangalawa po, sino po nakakilala dyan sa naglalakad na yan? Puto? Si Vladimir Putin. For me po, he's one of the great man na nabubuhay po sa mundong ito. Napaka-sharp, napaka-dedicated, commitment sa kanya pong bansa, at napaka-disiplinado. Siya po ngayon ang tasunag. Nakita niyo po isang video na pinagagalitan niya lahat ng businessman. Sinasabi niya na parang bata po. Walang makakagawa po niya kundi si Vladimir Putin. And even United States, kinakastigo po ni Vladimir Putin. Kaya ang tawag po sa kanya pagbisita, tingin po hindi red carpet yung kanya. Sa blue carpet. Bakit po? Yung kanyang pride, ipinakikita po dyan. Yan po yung dalawang bansa na dumalo po. Dalawang leader na dumalo po. Meron pangatay pangatlo. Yan. Saan po yan? Hindi po sa Victoria. Wala pong kabayas sa Victoria. Patraffic po dun eh. Sa England. No, England. England, yun. Sa yung aking, yeah, UK. Yan. Pag dumarating po yung kanilang reyna, si Queen Elizabeth, papunta po ng Buckingham Palace. Kanya po kayong grande pagsalubong sa kanya. Kanya siya bini-welcome. Bagamat siya po ay parang ministerial lamang ang kanyang papel. Hindi po talaga siya gumagawa doon sa kanya pong sa politika. Pero ganyan karespeto sa England when concerned na po sa kanilang hari. Kaya tawag dyan sa grandeur. Napakain grande. At pagpasok sa buluwagan yan, makikita po nyo napagandangan ng buluwagan. At siyempre, mga dumarating po mga presidente at leader, hindi mawawala yung ating presidente. Yan. Si President Duterte. Sino ka nakakilala kay President Duterte? Pakanin po kailang presidente po natin yan. O, yan pong dumalaw po kailan po yan sa Saudi Arabia. Before he came to Saudi Arabia, alam na napakarami po mga Saudi ang talaga pong hangang-hanga sa kanya. No? Sa kanyang prinsipyo,
sa kanyang pagiging matigas, yung kanyang talagang commitment sa kanyang sinabi. At ginagawa po niya, hindi po siya nagsasalita at hindi po niya ginagawa. Kaya mas mostly yung respeto ng Saudi Arabia sa ating presidente, napakataas po niyan. Nung dumalo po siya, napakarami po Saudi ang nagpapakuha sa kanya. Tayo po ay we consider na third country, and Saudi Arabia is one of the richest country in the world, and nito pa na respeto sa ating presidente kanila. Kaya tawag po dyan is the respect, nirespeto po nila ang ating presidente. So I just show you four slides. Ang unang-una po is yung pong the restoration, the pride, the grandeur, at yung panguli po the respect. Ano pang tawag dito? Sorry. Yan po ay pang... pasensya po kayo. Natangay po ako sa misis ko. Palasta. Yan po ang pagpasok ng ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. He is returning back to Jerusalem. At ang tawag po dyan ay... Tatayop. Diyan po tayo iikot sa message po niya. Kasi inalaw tayo ng Panginoon. Ako po, inimbita ako ng Lord. Sabi niya, silipin mo ako anong nangyari sa akin pagpasok sa Jerusalem para makakita ka ng message kung anong gusto mong i-share sa ating pong mga kapitan, sa ating pong mga kapatiran. Kaya message na natin, Lord, sa magang ito. Be with me for 45 minutes. The triumphal entry. Let us pray. Lord, maraming salamat muli for the opportunity to be used, Father God, as your servant, to deliver your message sa bawat kapatiran po namin. As we always pray, kagaya po ni Kuya Lem, itago mo ako sa iyong authority, Lord God. Makita yung glory mo, ma-extol ang pangalan mo, magamit mo ako, Lord. Payaan mo, Father God, na ibaba mo ako doon sa aking kalalagyan upang ang pangalan ng Panginoong Kristo na siya pong karapat dapat na makita at maluwalhati sa kalagitnaan po namin ang maganap sa buong araw po nito. Lord, let your cross revelation and let your power, let your word magkaroon po ng power at magkaroon ng tumino sa bawat puso po namin at magandaan po namin sa aming pong buhay bilang Kristiyano. Salamat po sa pagsama mo. Ngayon pa lamang, we declare spiritual blessings sa bawat sa po sa amin. This we ask and we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So ang ating verse, binasa po ng ating kapatid. Ulit ko lang po. If anyone says anything to you, tell him, ang ating Panginoon nagsasalita dyan, the Lord needs them. And that person will send them at once. At once. Kinuha po natin yan sa International Standard Version, ISB. Pero kinuha ko lang po yung glimpse ng Matthew 21. But if you read the whole context po ng Matthew 21, it concerned about the triumphal entry. At nung binabasa po ito, inalaw tayo to see yung mga nangyari doon sa triumphal entry. At yung pong pagbubulay-bulayan natin sa oras po na ito. Ang unang-una po sa triumphal entry nakita ko po is... Where's my slide? Yung pong kaganapan ng prophecy patungkol sa ating Panginoon sa Zechariah chapter 9 verse 9. Ang sabi diyan, rejoice greatly, kinakausap ng ating Panginoon o ng ni prophet Zechariah ang bansang Israel. Rejoice greatly, daughter of Zion. Cry out, daughter of Jerusalem. Look, binanggit po yung word ng Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is humble and is riding on a colt, the foal of a donkey. Mamaya paliliwanag po natin yung colt of donkey. So kukuha lang po ako ng apat dyan doon sa nangyari sa triumphal entry. Ang unang-una ko po nakita po dyan is, yung four points po is, Jesus' attitude. Sa pagkatang ating Panginoon dumating po dyan. When the Lord Jesus Christ nagmi-ministeryo po dyan outside Jerusalem, sa Samaria, sa Judea, kung sa saan siyang lugar nagpunta, He knows that na kung babalik sa Jerusalem, mararanasan niya yung hirap na ipinakita ng Panginoon sa kanya. If we are the Lord Jesus Christ, at alam mo yung mangyayari sa isang lugar na yon, do you decide or are you still willing to go back to that place? Kung alam mo na yung lugar na yon ay punong-puno ng kaaway mo at galit sa'yo, sino sa atin dito na may sariling katinuan ang babalik sa lugar na yon upang sa ganon ay
makimingle ulit sa mga tao doon. In fact, si Paul, binalaan po siya ng kanya mga kapwa niya disipulo, huwag kang pupunta ng Rome. Pag pumunta ka ng Rome, that's it. Katapusan mo na. Walang bumabalik na servant ang ating Panginoon na pagpunta ng Rome, kasi ang Rome kasi it is the center nung kanila po lugar na kung saan hindi po ina-allow na mag-practice ng Christianity ay lang nung paniniwala po nung araw sapagkat they have their own belief. Ganun din maaari ang sabi sa kanya, Lord, wag ka nang bumalik ng Jerusalem. Bakit pagbalik mo ng Jerusalem, maraming aaway sa'yo dyan. At sabi po dyan, the challenge or the Lord Jesus' challenge his opponents, instead of avoiding them, to prove his claim that he is the true Messiah. No! Pag hindi ako bumalik ng Jerusalem, they will not know that I am the true Messiah. Anong message sa pinakikita po ng Lord po dyan? Ang pinakikita ang message po ng Lord dyan, when we are in a conflict ng ating pong buhay, huwag natin i-avoid yung ganong klase pong problema. The more you are trying to avoid or to hide sa bawat buhay po natin, the more nakakaroon po tayo ng problema. One of the example na natutuwa po ko, naalala ko po no, habang dinagawa po natin itong message ito, si Kuya Eric, dumating sa punto ng buhay po niya, that is challenge. That his face is yung kanyang kalaban. No, yung pagpagtayo niya, he testify about his daughter, napakalaking challenge po yan. Kasi nangyayari po sa atin minsan, may mga pangyayari sa buhay natin, natakot tayong ihayag sa kalagitnaan. By simple of pride, maaari pinoprotektahan natin sarili natin, kasabihin natin sarili natin, tsaka ako na i-testify. Pag nagtagumpay ako, then nagtagumpay ka, tatayo ka rito. Alam niyo mga kapatid, For three years, naranasan ko po ito. And yet, binigyan ako ng victory ng ating pong Panginoon. And where's the glory of God? You hide everything. Pero the moment na inopen mo yan, problema sa harap ng mga Kristiyan, sa harap ng mga kapatiran mo, you are bold na sinabi po niyo, eto ang kaaway ko ngayon, inaharap ko. So, magitan pag nagkaroon ka ng tagumpay, that's the glory of God. Yung nakikita yan. Sa mag-asawa, ganun din. Pag nagkakaroon pa ng conflict, may nag-usapan po nandito pag every Bible study, yung pong relationship ng mag-asawa. No, madalas ko napapakinggan lagi, at hindi ako nagko-comment, is that, mananahimik na lang ako. Kasi pag nagsalita ako, magkakaroon pa lalo ng conflict. You are not facing your problems. You are not facing your opponent. Ang ginagawa mo is, tinatakpan mo lang ng konti. Nakakita ka ng butas doon sa kalsano niyo, sa lababo ninyo, takip ka lang ng takip. Pero hindi mo nalalaman, yung butas ando doon pa din. Pinapatsi mo lang siya. You are not facing the real problem. Kaya mabaya o lalaki, mananahimik na lang ako. Babayaan ko na lang dumaan ang araw, at mawawala din naman yung galit ni Mrs. Magkakasundo rin kami. The question is, nagtagumpay ka ba sa problema mo, sa asawa mo? And time will come, katulad na pag-uusapan po natin, it will explode. Sasabihin mo, sawang-sawa na ako sa'yo sa dami ng ginagawa mo sa akin. Why? Because in the beginning, hindi mo siya sinold. You are trying to patch up yung problema po niyo. You are not facing your opponent. Ang ating Panginoon, pinisi yung opponent po niya. Alam ko na pahihirapan ako, alam ko na ipapako ako, alam ko na pahihirapan ako, at alam ko na yuyurakan ako. Did you know that some theologians believe when the Lord Jesus Christ crucified on the cross is without any dress? Bagamat hindi po ito napapatunayan, pero they're claiming because yung po kasing cross na bilanggit ng ating Lord, it is a curse. Sumpa yun, nang ibig sabihin, itong pinakamataas na parusa during the Roman Empire. At lahat ng humiliation, lahat ng pandudura, lahat ng pananakit, ibibigay po yan. And the Lord Jesus Christ came back to Jerusalem. Hindi po siya natakot. Yan ang isang attitude po ng isang Kristiyano. When you are facing a problem, or when you are experiencing a problem, kinakaroon, ikiklaim po natin po yan. Sa church, ganun din. You are not facing the problem. Ayaw mo mawala yung membro, ayaw mo siya sabunin. Takot ka magsabihan siya kasi pag pinagsabihin natin niya, matampuhin yan eh. Sensitive masyado yan. Sabihin mo lang dyan na, uy, yung kali mo, dalawang pinggan. Baka hindi naman tinsan sunod dyan. Magtampo na.
Diba? Mga ganitong klaseng bagay, hindi masabi, bagamat leader ka. Why? You're compromising everything. You're not facing the problem. You're not helping our brethren. Kaya mangyayari, magpapatuloy lang yan. Why? Kasi instead na kinokorrect mo, ini-encourage mo siya to do something more wrong. Which is wrong. But the word wrong, wrong na nga po yun. Kaya sa iglesia po, siguro itong iglesia pa kaya maganda eh. Na may check and balance. Meron isang malakas na manita at meron isang malambot, pinaghahalo eh. No? Si Kuya Eric, napaka-strong na personality po niya. Kaya iba po na may misinterpret po siya. Because ganun yung seriousness eh. Pag mahal na mahal mo yung tao at nakita mo nagkakamali ka, hindi ka nananahimik eh. Nagsasalita ka upang sa ganun niya, pakorek yung kanya pong gali. You're facing the problem. Ano po talaga dapat? Kasi iniiwas po natin, sarili po natin. When you are always in trouble, you continually sinning sa ginagawa po ninyo, and you want to escape yung problema po na yun, you're not also facing the problem. Kaya patuloy-patuloy ka. Ako po pagka nagkaragyan po sinasabi, pagka po ang tao po nagkawa ng kasalanan, tumiiyak, tumingin ng patawad sa iyo, then suddenly he done nothing. Plaka-plastikan po yun. Halimbawa, na-open kita. Tawarin mo ka, na-open kita eh. Then what's next? Anong gagawin mo? Okay na, pinamingin ako ng patawad eh. It will come back. Uulit at uulitin mo po yun. Why? Because you done nothing. You're not facing the problem. You are patching the problem, but you're not facing the problem. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Anuman ang consequences ng aking gagawin, o anuman ang sasapitin ko, I have to face it. Sapagkat yun lang ang tanging paraan to overcome. Sino rito ang may stronghold? Ako po, magtataas na po ako. I have a stronghold in my life na binabattle natin every day. The only thing that makes different is yung ibang tao, nakikipag-battle siya, is trying to hide. He smile. Pagdating sa church, okay. Pero paglabas ng church, wala na. Because yung stronghold niya, hindi niya binabattle. Give it to the Lord Jesus Christ. Ay, makikita po natin pa paano po ibibigay po yun. Yan yung mga problema po natin. Sino ritong everyday may problema sa kanya pong boss? Nakakapil ka na, supposed to be may increment ako, supposed to be yung aking performance napakaganda, instead of increment, sinasabot pa ako na aking pong boss. Alam niyo, one time po, meron akong experience na karoon po ako ng isang boss na isa pong original na South na Iraqi. Si Ate Erin, naranasan din po yan. Nagkaroon kami ng konti, kasi actually lahat pinag-iinitan eh. Tinanong ko siya, why is all this na yung mata mo lagi sa akin? So maaaring, because eh, hindi siya pabor sa mga Asian. Kasi may Jordanian kami na engineer, mayroon kami mga Middle East na engineer. Yun ang inaano niya. Ilang kanyang kinakampihan kami din. Dumating sa punto na nagkaroon ba kami ng conflict, at ang sabi niya sa akin is, hindi mo ako kilala. Sabi sa akin, ganun. Kasi nag-irita rin siya siguro. Because ako naman, hindi ako sumagot. Nangatwiran lang ako. I'm just saying my side, in order to counter, in order to face yung aking difficulties. Kasi pag normal kasi nananayimik tayo eh. Operate tayo na ilaban yung ating mga karapatan. No? Pagkaganon po ng ganon po ilata, aabusin natin, boss. Huwag naman kayo makipag-away. Just explain your side. Ipakita mo that you are facing the problem. So dumating sa punto, sabi niya, tomorrow, I'll talk to the owner of the company and you will go. Nag-track po siya ng ganon. At kung tutusin po ninyo, it is a senior assistant CEO. Ang sabi ng boss namin, hindi ako makikialam, may owner, ikaw magpatakbo ng kumpanya natin. Any decision, that's final, that's my decision, ang sabi ng boss namin. Kaya pag sinabi nito na sino ka ba? Ako ang assistant CEO dito, tomorrow, tanggal ka na. You know what I said? Yeah, I acknowledge that you are the assistant CEO. But did you know me? Sabi niya, but who are you? Tatata kami niya. I am a son of God. Tineclare ko, I am a son of God. Sabi niya, I don't care. Few months, tinanggal po yung aming assistant CEO. Hanggang ngayon nanatili po sa company. Why? Because I'm facing the problem. Ganun tayo dapat. Kinakalang maharap tayo sa problema natin. Until this day, yung galing mo hindi mo mabago. Bakit? Kasi you're trying to hide. Huwag mo itago yan. Ilabas mo upang sa ganun, magkaroon ka ng tagumpay. That's the first highlight dito sa ating pinag-uusapan para pang-entry. Ang pangalawa ko po nakita dito is, yung donkey.
Sino rito nag-question ng donkey patungkol sa pagkaso ng ating Panginoon? You know what's the meaning of donkey in the Old Testament? Ano ba sa Tagalog ang donkey? Asno. Ashes? Asno. 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 Ay, yung colt. Ano yung colt? Pisiro. Pisiro. Maliit na asno. Kala ko beer. Colt. Hindi po namin alam po yun. Hindi kami nag-iinom. Bawal sa amin po yun. Ang donkey symbolizes of industry. Pag sinabi mo industry, ginagamit po ito sa agriculture. Kasi nung araw, wala naman baka, walang kalabaw. So, donkey ginagamit nila, nilalagyan nila dito, pinang-aaraw nila. At ginagamit din sa trade. Diyan, napakagaling ang donkey. Especially pag aakat ka ng bundok, magbababa, mag-aakat ka ng mga tigas. Kung katakot-takot na sila sabit sa mga donkey. Kaya sila, kilala sila bilang industry. It's also peace, napakamik ng donkey. At domestic animal, for labor purpose. Pag mas maganda po ang symbolizes po ng donkey, but during the time of the Lord Jesus Christ, ang donkey po ang pinakmababang, isa sa pinakmababang uri po ng hayop ng araw. Ikukumpara mo siya sa kabayo po, it is a sign of wealth, power, military, and strength. Kaya pag ikaw nakasakay ka sa kabayo, at yung katabi mo nakasakay sa donkey, parehong-pareho lang po yan. Para ka naka-Ferrari, at isa po naka-Kia. Kanon lang po tingin po niyan. Titingnan mo lang sa kanyan. Pare, kamusta ka dyan? Pagkaman, kapareho kayo ng height, kanon tingin mo? Ferrari kasi ang ano mo eh. Nalala ko yung Ferrari. Palitan mo daw, wag daw Kia. Malungkot ko. Kia, Ferrari, or Kanon ang tingin mo pagka ikaw yung naka-stallion ka? At sabi nga ni Kuya Eric, the best ng horse dito sa Saudi Arabia, mga stallion dito. Dito pinagkukuha po yan. So ang ginawa po niya, pagka ikaw po ay nakasakay sa kabayo, nangangahulugan is, without any thinking, etong taong ito is the best. Pag nakasakay ka sa tanke, etong taong ito ay laborer. Partner. Yan ang pinakano po niya. Kanoon ang comparison. When the Lord Jesus Christ entered the Jerusalem, alam niya there will be spiritual battle. Kasi dito lang siya magtatagumpay. He cannot win the battle outside Jerusalem. Kinakailang bumalisan ng Jerusalem sapagkat yun ang prophecy at doon niya i-battle yung spiritual na kinakailangan niyang manalo. Because when the man, nalaglag po ito, yung kanyang authority, kinuha po ng kaaway. The only thing na makonquer po natin yan is, I have to go back to Jerusalem and to conquer a spiritual battle. So, magkita po spiritual battle. So, kung ganito ang gagawin po natin, Panginoon, why not hire a horse? And these people from Jerusalem, nung sinasabi nilang, papasok na yung ating son of David, the King of Kings and the Lord of Lords. Maaaring iba, they're portraying, he's riding in the stallion. Ganun dating po nila. And the Lord Jesus says also, since na ako ay makapangyarihan, anak ako ng Diyos, I can ask the other person, give me your stallion. Gagamitin ko, why? Because I want to see na magkakaroon ng spiritual battle. At magkakaroon na tayo, a warrior. Pero instead of choosing horse, ano pong pinili natin, Panginoon? A donkey. At nag-ride po siya doon sa donkey. Jesus' intent to conquer the world in different manner. May kaparaan lang ako paano ko kukonquerin ang world. Even the spiritual battle, alam ko yung kaparaanan ko. And I don't need the tradition, the belief of the people, parang panalunan ko ito. I have my own way. Meron akong style. At ginamit ka ng ating Panginoon, yung pong donkey. The donkey represent love, humility, and obedient. At katulad ng horse, sinabi niya, the strength, power, and military. At nung ginamit ng Lord, yung donkey, bilang kaparaanan niya, love, humility, and obedient, he won the battle without any bloodshed. Marami po ang nagbubuhis ng buhay katulad po sa Marawi because they done true force ang ginamit po nila. Hindi ko sinisisi po yung mga sundalo o yung mga namumuno lang. Pero dito ginamit ng ating Panginoon is true obedient love and humility. Ang sabi ng ating Lord, I can send millions of angels to defeat my enemy.
Because I have the power and I have the authority to call all the angels. Tatawagin ko lang yan, Ama, padala mo kong 1,000,000 ng mga warriors ninyo, sama mo si Gabriel upang talunin yung aking kaaway. Pero hindi ginamit ng Lord yan. Let me conquer this war by means my own, yung akin pong nalalaman, which is the love, humility, and obedience. Anong application mo nito? Sa struggle natin sa ating pumboy, we are trying to defeat our enemies by means of power, no? Yung ating perception. Kinagamit natin yung ating knowledge, yung ating experience. Kaya minsan pa nagkakaroon tayo ng problema financial, the first thing that we have to do is what? Pupunta ka doon sa banko. Either mag-loan ka, chiparing loan, o doon sa mga kaibigan mo. Instead of trusting God. Bakit? Kasi nauna ka agad yung experience mo. May experience na ako pagkaganito. Kailangan ka lang ganito. And the worst is, ginagamit natin yung overtime to earn more money. Beware for the overtime. Ito po lagi sinasabi sa mga kapatiran noong araw, noong kami po ay nasa kabilang church pa, beware po sa mga blessings. Napakadami po na nakita na humingi ng blessings at kinamit yung blessings upang malimutan ng Lord. Diba? One of these things sinabi ko sa inyo, we continue praying yung kanya pong asawa na makapunta po dito. And even crying, babae. Sabi sa kanya ba, passion mo? Kasi gusto ko, we want to serve buong pamilya po namin. Kanon po lang sinasabi po sa akin. Kasi madalas po sa prayer meeting, yun ang kapartner ko. At hindi ko lang alam kung bakit yun po laging kapartner ko, yung babae na yon, upang ipanalangin yung kanyang asawa. And we battle. Sapagkat yung asawa niya is a professional, it is a degree holder, at the same time may bachelor. Sabi niya, dito lang sa Pilipinas, I can live here. Wala naman itong problema. Eh gusto ng babae, makapag-serve silang dalawa eh. Kasi born again din yung lalaki. So we keep on praying, and God changed the decision ng lalaki. Firm siya eh. Ayoko na, dito lang ako. Binago ng Lord. Nagkasama kami. Tuwan-tuwa kami nung nakita namin yung mag-asawa. They're serving God for few months. After that, they're busy. Imagine ninyo, ito po, hindi po chismis, totoo po ito. Ang aming prayer meeting, it is, I think, Monday. Ang kanila pong shopping, ang kanila pong market, Monday. Hindi na, Wednesday. Ah, Wednesday pala. Wednesday po yun, at ito Monday pala dito, no? Kaya, Monday, wag niyo pong gagawin pong shopping po yun. Dapat dito, may Monday prayer meeting po. Napakadaming araw. Wednesday, ang kanilang Bible study, ang kanilang pong market. At you know what? Ang simula po namin ang prayer meeting sa 8 o'clock. 8 o'clock din ang sakto ng kanila pong ano. Bakit? Pinag-pray po namin po yun. It's so sad, yung blessing sinamit po. Then one time po, lumudol sa atin, ang ating kapatid, mag-asawa. Gusto namin yung aming anak na, kasi kinuway anak eh. Gusto namin yung aming anak maging permanente na, kasi busy-busy lang eh. No? Napakatagal namin pinag-pray. In fact, it is a miracle. Sapagkat both of them cannot accommodate yung kanilang bata, yung isang anak nila, na lalaki. Hindi naman ilagay-ilagay doon sa ikama, kasi tingnan na yung ikama, yung lalaki is laborer. Yung babae naman is hindi pa pwede. Ayaw payagan. Extend sila na extend naman sa punta na uuwi na po ito. Imagine po nyo 2 days, I cannot remember 2 days or 3 days eh. Tapos na yung kanyang visa. May ticket na yung bata para umuwi. We still keep on praying. Lord, naniniwala kami ganito. At the last moment, meron sila nakilala ng isang tao na makapangyarihan. Inilapit yung bata. Isang araw lang po. Transfer po doon yung bata sa babae. Hindi na po umuwi yung bata. They stay. They are very happy. Again, for the second time. After that, few months hindi namin kasama. Kasi busy kami sa anak namin eh. Pag-aaral, kinakalaan malagaan, blah, 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 blah. Imagine ninyo. They don't know how to face the problems. Ito yung mga donkey sa bawat buhay natin. Napakadami po niyan. Pinaka-horse. Sino rin nakakaharap po nito ng late salary? Sino po rito ang pinakamatagal na late salary? Ilang, hindi, yun na talagang ano yun eh. Ilang buwan po, kuya? 3 months, 2 months. 3 months, 2 months? ATM sila. Ata, wala ka pong binatbitahin, kuya? After 3 months. Wala. Ako po, umabot na 5 months. 5 months without any salary. Alam niyo po reaction po ng OFW pag walang salary?
Ano po madalas sinasabi niya? Sige po, guess. Ha? Uwi na, resign na ako. Mahinta ang ulo eh. Isang buwan dito, uwi na, resign na ako. Hindi mo na mag-iisip. Why? Kasi ito yung kaparaanan niya. Ito yung kanyang way of thinking. Hindi katulad ng mga tao ito na yung kaparaan ng ating Panginoon na instead na horse, donkey ang ginamit. Na delay ng isang araw o isang oras lang, uwi na. Ano kagad? Napakainit ang ulo. Ako po, umabot po ako ng 5 buwan na walang sweldo. Ito po yung nagtetestify pa yung aking lisis na madalas po kayo makapunot ng pera sa kalsada. At yung mga kapatid ang gagamit, kuya, may dala po akong dito soft drinks, may dala po akong gulay dito. We don't ask anything. We just trust God. This is the way yung thinking natin itong Panginoon. Koko po niyo, uwi na ako. Totoo, lahat tayo makuha ang pera dito, uwi na tayo. 5 months eh. Ang wala akong sweldo. At alam niyo po ba, na we keep on praying, we keep on positive sa ganung bagay. Alam niyo, dumating ang punto na hahabulin namin yung sweldo mo. Sa loob ng 1 month, may sweldo kang 2. Sa loob ng 1 month, may sweldo kang 2. Hahabulin yung delay, hinabulin yung delay. Until sa time na the end of the year, na matandaan po yun, hinabul po yun, wala po delay. Until this moment, hindi po nadidelay yung company po namin. See how gracious the Lord Jesus Christ. Pinag-inita po kami minsan na yung amin pong Thursday may pasok. Nung araw kasi Thursday, Friday. Thursday may pasok kayo. At during that time, naglilingkod na kami sa Lord eh. Amin ng Panginoon, paano kayo makapaglilingkod? Ako po, ang love ko po, passion ko po talaga, transport. Lahat ng malalayo pong kapatid, hinahatid ko po yan. Kung ayaw mong hatid, ako mag-hatid. Sabi mo lang, ang aking pong lagi sinasabi, kasi minsan mga kapatid na, huya, layo kasi nung aming ano. Tatanong ko, saan po kayo? Doon kami sa Salbok. Doon kami na gano'n. Ang sabi ko sa kamila, hanggang hindi ka lumalabas ng Riyadh, malapit yan. Pagdabang ka na, malayo na sa akin yan. Hindi ko nakabutin yan. Kaya pagdating na Riyadh, kahit sabi mo pang fight up, sabi mo 30 kilometers, 50 kilometers, 100 kilometers ka, within the boundary of Riyadh, malapit sa akin yan. Kano ko po pinararamdam yung akin pong mga transport. So, dumating sa punto, Thursday may pasok ka. Sabi ng kaaway, hindi ka na makapag-transport ngayon. Thursday may pasok ka. Supposing magre-reklamo ka. Marami ka complain. But we leave it. Kaya mo lang yan, Lord. Kaya mo, Lord, sa banda. Dumating sa punto yun po, half day ka, Thursday. Kasi wala siya magawa eh. Kinakausap siya ng ating Panginoon. Hoy, yung anak ko nagtatransport yan. Bigyan mo ng day off yan. Thursday! Half day kayo! Natuwa kami. Lord, hindi pa yun ako ng Thursday. Kasi may nag-aano pa kami mga kapatiran eh. Okay. Iniipon ng Lord. Thursday, hindi roobra. After a few months, Thursday, wala talaga kayong pasok. Thursday, Friday, wala niyo pasok. Until this day, 2 days off po kami. Binabalik yung aming Saturday. Binalik na minsan yung Thursday ng Saturday namin. We can, Lord, Saturday, binabalik po ulit eh. Ngayon may makapagat. Kayo po natin ng 2 days. They're facing the problems. Yung pong ginawa po ng Lord, yung kaparaanan po niya, hindi po kaparaanan ng bawat sa po sa atin. Minsan po, meron ko isang project. This is my own personal experience. I just like to encourage you kung paano po nagagawa ang Lord na different to sa atin pong perspective. Na-share ko na po sa mga kapatiran po ito. Isang project po kami na pinangakuan po ako na almost 200,000 reals. During that time, it is 2011. Napakalaki. Sabi, tapusin mo itong project na ito, then we'll give you 200,000 reals as a bonus. Pag na-target mo itong date na ito, 200,000 reals. Then, tuwang-tuwa po ako. Sabi ko, ito, tama-tama ito. Pang-business namin. After few months, tinatawag po ako ng main contractor. Pag natapos mo yun, aside pang 200,000 na bibigay sa inyo ito, bibigyan ka namin ng 20,000 reals. You sign this one. Ginawa pong paper po yun. Pinirmahan ko. Tapos eh, sabi ko pa, totoo yata ito. Hindi yata ito pangarap. So nakakatawa, 120,000 reals na ako sa aking isipan, binibino. That's a dummy. Sabi, parang milyon ha. Ang company po nangako po sa akin na another 10,000 reals just to finish the project. Ang ginawa ko po noon eh, kinilimutan ko asawa ko po 6 months. Kasi 6 months natapusin ko yung project eh. Natapos po yung 6 months. Naku, nagbibilang na. Saka mo, hindi abot eh. Dumating po ang ilang buwan. Dumating ng anyo po, dumating ang taon, wala po sumahit sa akin. Kahit po yung meron kami ginagamit na scaffolding, I don't know kung naiintindihan ng bawat sa atin, yung scaffolding na panggawa po niyan, nagsabi sa akin doon, nung aking kaibigan, iparent mo doon sa kumpanya niyan, papayaran ka nila ng panibagong 10,000. Ang sabi ko, tagang kita talaga sa project na ito, 10,000 na naman.
lahat po yung walang dumating sa akin. Then I learned, yung boss na yung sabi sa'yo, yung kaya kita patanggal dito, he took everything from me. Binigay ng company, binigay nung nangako sa akin 200,000, even yung scaffolding supposed to be sa akin, binigay sa kanya. Lahat po, kinuha po nung Iraqi na akin kong amo. Kung kayo po nasa kalagayan ko, baka mapatay niya Iraqi. No? Kung maaari naman nalang ka, Jordan Tan, na Panginoon, patayin mo na itong tao ito. Baka panalangin ganun. Kasi yung way mo eh. Ito way ng tao eh. Yung kalit eh. Papasakan sa ano ng isang araw, ng isang bakal para. Ganun ang panalangin mo eh. No? Pero wala po siya nakitang galit sa akin during that time. Wala po siya nakitang galit sa akin during that time. Why? Because I don't believe God will praise. I-re-replace ng Lord ko naman yung nakakaw sa iyo. Hindi niya allowed po yun. God is just. At pinalitan po ito in some other way. Bagamat hindi po buo, inunti-unti po yan, alam po na at i-read po yan. Napakadami pong blessings ang pinagkaloob sa amin during that time. That's already a replacement. Why? Kasi nakita ng Lord eh. Iba yung kaparaanan mo. Hindi mo kaparaanan ginamit mo. Kaparaanan ng tao. O kaparaanan ng tao, kundi kaparaanan po namin. Kaya nakita po yan ang ating Panginoon. Bakit may tumatawag? Sapagkat sa ating pong verse, Proverbs 14 verse 12, ang sabi rito, wala po dyan, there's a way that seemeth right unto man, but at the end thereof is a way of destruction or is a way of death. Tama ito eh. Tama ito. Pag sinabi ng sarili mo na tama ito, mag 200 times ka na mag-isip. Ang sabi ng Biblia, doon sa ating pong Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, kala mo tama, but pero sa the end of decision mo, it is the ways of death. Destructions. Kaya nga lang sinasabi natin, Lord, sa Proverbs chapter 3, always trust Him. Trust Him and trust Him. Alone. Don't trust to your capabilities, your experience, and even your money. Lahat po yan mawawala po. Naalala niyo namatay? Na, sabi niya, pag nilibing mo ako, labas mo lahat ng aking kamay, labas mo yung aking ulo, labas mo lahat sa akin yan, para makita ng tao, na yung palang kayamanan na inipon ko, it cannot buy my life. Yung palang aking authority, wala pala ito pag namatay ako. Ang katapat ko lang pala is alabok. Yun ang sabi natin pong Lord. Kaya dapat mag-ingat po tayo po dyan. Not by my, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Nasa Zechariah chapter 4, verse 6. Yan ang pangalawa po, donkey. Ang pangatlo po, the crowd. Nung pumapasok ang ating Panginoon, nagtipon-tipon yung mga crowd. Katulad po doon sa apat na pinakita ko sa inyo, na kung paano binigyan nila ng respeto yung mga leaders ng bawat bansa. Dito po, binigyan nila ng respeto ang ating Panginoon. Anong unang unang respeto? Yung kanilang mga damit, pinaguhubad nila yon at inilatag doon sa ating Panginoon o sa kanya pong lalakaran. Coat, robe, ano man tawag po doon, pasasabi po dyan yung kanilang pong mga damit, inilatag po doon sa dadaan ng ating Panginoon. Ano pa sinabi po dyan? Nag-cut sila ng mga branches. Dito na usi yung palaspas. No, the during that time, that before yata yun ng mahal na araw, no? Bago matay. I don't know how many days before nung actual na ano, nagka-cut sila ng branches, pinadidilig nilang ganyan. Baka natin sa kanil tumubo pa. Nag-wave nilang ganon. Tuntos ko yun siya. Alam ko yun siya. Dati yung nagsasubakit. So yun po yung ginagawa po nila. People are trembling with excitement. Nung narinig nila darating ang King of Kings, the Lord of God, the Son of David, nagtitremble siya. Parang langingin na ganun sa sobra-excite. Sa sobra-excited nila. And lastly, they're saying, Hosanna to the Son of David. Alam niyo po ba na pag nag-welcome po ng tayo ng tao, o tumitingin tayo ng tao na we-welcome ng isang lugar, o na isang bahay, o na isang bansa, the first thing na ginagawa po natin, ano tinitingnan natin? Yung kanyang pananamit. Kung paano ito manamit, kung gano'ng karami alakas ito, ito ba yung nag-we-welcome ito ng mga daya mo na pag sinuot mo eh, pag naglakad, ah, ganyan. Kasi hindi na kaya yung diamond eh. 30 kilo yung diamond dito. Pag naglalakad, ganun. Kaya tuwa-tuwa siya, naku, sigurado the best itong lalaki ito o itong mamang ito.
Kasi kayong damit, napakaganda eh. Sila ba yung pang nag-group talaga naman, napakaganda ng kulay? Alam niyo po ba sa mga PAMAS? Ano bang academy yun? Sa Pilipinas? Ha? Hindi sa Pilipinas. Metro Manila po ba? Basta kung ano pong klase nyo ngayon, nakalimutan ko. Alam mo yung tinitingnan lang doon? Hindi naman po yung mga pelikula eh. Tinitingnan doon yung damit na pumapasok. Eh, ito, bigatin ito. Ang ganda ng damit nito. Sorry, oh, yung red carpet. Ang inaagapan po lagi dyan, kung anong klaseng damit, at anong po yung ginagamit nila mga klaseng tela. Sapagkat doon binabase ng tao kung sino yung nagdadamit. Ngayon, peke na ngayon, Brad. Kala mo, napakaganda ng suit yan. Ito, katuloy ito. Harrods lang yan. Diba? Pag tinignan mo, si Kuya Bernard, parang 10,000 yung kanyang coat. Hindi mo alam, 10 reals lang yan sa lahat. Lalaban mo lang ng konti, ayos na yan. Sa damit sila tumitingin. And even yung mga bansa po natin, ng mga leaders, damit po kagad ang tinitingin nila. So mga tao ito, nag-isip sila na, when the Lord Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords, ang kantalang damit nito, ang linis. Sigurado ito. Ang pogi nito, sigurado. Wala itong kahumir-humir at yung sapatos ito, siguro nakikindap ito. Pero nung nakita nila ang ating Panginoon, na nakadamit na parang pulubi. At walang sinelas, naglalakad lang. Kadumi ng paa. Maaari siguro may tibak. Kasi during dito, maglakad ka sa tubig, sa init, saka sa alamig. Tibak kaabuti mo. Eh dito, maglakad ka sa carpet dito, tinitibak ka na. Yun, naglalakad ng milya-milya, walang damit, wala po sapatos, wala po suot na panyapak. Napakahirap po. At hindi sila basta-basta nakakaligo, kapatid. Kasi nga, lakad sila ng lakad eh. Did the people turn around and tell them that, no, this is not the son of David. This is not the son, this is not the King of Kings na sila natin pinoportray. What they did, what? Nabandili ka ng damit, inilagay nila doon, upang hindi madumihin yung paa ng ating Panginoon. Nagkat sila ng branches, upang sa ganon, iwag ka imay na sa ating Panginoon. And they're trembling with excitement na dumadaan. Ang pukipukin ng ating Panginoon. Pero ito tinamang mukha, hindi mo makakita sa dami ng dumi. At kumakita sila. Say, o sa nasasabi sila, say, Hosanna to the son of David. Alam niyo po ba kung ano yung sabihin ng laying down the coats on the pavement pag may dumataan pong tao? It is a way to show people's respect and authority. Ginamit po yan sa King chapter 19 verse 13 kay Jehu. Nung naglalakad si Jehu na hari ng Jerusalem, nag-uubay yung mga tao. Why? Because they give full respect to sa naglalakad. Ikaw, pulubi naglalakad sa'yo at napakadami ng ano. Ibibigay mo yung respeto mo. Mas maganda pa nga yung suot mo. Mas lalo ka pang kapitapitagan. Itong taong ito na lumalakad na parang pulubi, napakadumi, at walang sinelas, inilatag mo yung iyong damit. Nangangahulugan that you are submitting to Him. These people, they are not looking for the dress. They are not looking for physical attribute. They know that this man is the King of Kings and the Lord of Lords. Alam mo ba yung palaspas na gano'n? Kala ko nung araw, pag dumampot ka ng palaspas, okay lang po yan. It is came from the Old Testament. Merong meaning po yung palaspas sa ginagawa, yung palm leaves na ginagano po sa ating po Panginoon. Ano po meaning po yan? Ang meaning po yan is waving and showering of palm leaves to a person originate in Jewish festival, or they call it Sukkot Festival. It is the festival of the tabernacle. Ano ibig sabihin po niyan? Worshippers parade through Jerusalem and the temple waving their right hands, leaping palms, branches, recited Psalms 118. Ano po ibig sabihin po niyan? This guy, it is our Savior. Ganun nakakilala ang ating Panginoon. Imagine po ninyo, how do you know the Lord Jesus Christ? Sometimes sa buhay po natin, He is the King of Kings and the Lord of Lords because He is the Jehovah Jireh. Hindi ako nawawalan eh. Ito, pasok ng pasok yung blessings. Oh. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, champion. You know Him because He is Jehovah Jireh, the great provider. You know Him, it is the Jehovah Shalom. May kapayapaan ako natutulog ako sa gabi, payapang buhay namin, wala kaming problema. And He's my God. And even declaring Jehovah
The Lord healed, Jehovah Rapha, the Lord that healed. Kasi pinagagaling ka niya. What if yung karamdaman mo hindi gumagaling? Can you call him Jehovah? What if yung problema ng pamilya, pamilya ng kamag-anak, pamilya ng mag-asawa, continue, nag-deteriorate yung inyong pong relationship? Can you call him Jehovah? What if yung anak po ninyo hindi nakakain tatlong beses sa loob ng isang araw? Can you call him Jehovah? Ito mga taong to, ganun ginawa nila. They're not looking for the things that they can get. Hindi sila tumingi ko na makukuha na sa ating Panginoon o ano yung tsura ng ating Panginoon. Sa kanila pong isipan, sino man ang pumasok sa lugar na ito. At ito sinabi ito sa prophet na Zechariah na he will deliver his people. Ano man ang itsura, ano man ang kalalagayan nito, anong estado man ng taong ito, in our mind, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Ganun ba yung attitude ng bawat sa po sa atin? O when it comes sa problema, nalilimutan mo ng Jehovah na siya. And even you cannot say, Hosanna to the Son of David. Napakahirap po yan. Yung sinasabi po ng sacrificial praise, na kung saan nagdudusa ka, and yet, nagpupuri ka. I remember, Paul, yung nilagay po sa dungeon, to be exact, doon sa panangyari po sa loob. Pag sinabi mong sa Rome, sa dungeon, sa ilalim po ng building o ng mga kusali, yung pong air dyan suffocated, hirap kong huminga. At pag sinabi mong dungeon, napakadilim po niyan. No? Ang tao po subukan po naman, yung iba rito sanay na ka matulog na madilim eh. Siguro na sanay na sa dilim. Siguro lagi nanonood sa sine, kaya sanay sa dilim. Pero pag nilagay mo, hindi siya makapak, at least, yung bang konting liwanag, kasi danyo kasi walang liwanag yan. Kaya nga sabi nung guard eh, wala na ba kayo dyan? Wala siya makita kasi, madilim. But these people, the moment nung sila po'y kinulong sa dungeon, at pinarusahan, at pinaglalatigo, ikaladena ng bakal, what they did? They sing worship song sa ating po Panginoon. Why? Hindi na isip. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi pa tayo kaya isip. Pinagmamalaki ko siya, ikinakalat ko siya, inaangat ko siya. Itong nangyari sa bawat buhay po natin. Kaya madalas makakita tayo maano eh. Ako po lang nag-feel sorry. Pag nakakita ko ng born again gazette, o nagsalita ng born again gazette, kung kailan ako nakakilala, tsaka ako nagdudusa ng ganito. Wrong! Mali ang paniniwala mo, mali ang paningin mo sa ating Panginoon. Sapagkat hindi sinabi ng ating Lord nung tinanggap mo siya is parurusahan kita. Ang sabi ng Lord is abundant life, fullness of life ang mararanasan pa ng bawat sa atin. Ito mga taong ito, ganyan ang attitude. We don't care kung sino ka, but we will continue worshiping you. Ganun dapat ang bawat sa atin. Any problem that comes to us, let us start na purihin po ang ating pong Panginoon. May peace pa dito, sa palaspas. Sapagkat nabuhay po ang bansang Israel under the Roman Empire, at yung Roman Empire po, meron silang tradisyon na ginagawa. Kung sa inyo nakikita namin yung palaspas, kinaganyan ninyo at wini-wave ninyo para Hosanna, Hosanna to the Son of David. Sa amin, ibang purpose ng palaspas sa amin. Ginagamit namin ito pag yung aming champion sa gera pumapasok na ng Rome. Nagpapato kami lang ako. Hail Caesar! Hail Caesar! Sinasabi nila, binapato nila yung pinakano. Anong sabihin po nun? They're declaring, this is our champion, the best, the warrior namin itong sao ito. Or ginagamit siya sa gladiator. Sino kapansin niya ng gladiator? Pag ang gladiator po ay nakuha mo yung loob ng mga tao, pag nanalo ka, ang ginagawa, nagbabato ng mga flowers, ng mga leaves, ganun pong ginagamit nila. Pinagkumban ngayon ito ng tao ng Israel. Sapagkat na-adapt nila yung culture at yung traditional nila. So they're not declaring the Son of God, Hosanna. They're declaring, this man is our champion. Ngayon, kaya mo i-declare yun during that time ng trials po natin. Jesus is my champion. It's a matter of attitude, kapatid. At pag nangyari po yan, you will see how God will give us the picture ng bawat buhay po natin. At ang panguli po, ay po sa ating pong verse, ang sabi ng Lord, I need it. Pag sinabi nila na ito taong ito, isa'y kukuha ng ano, sinong kumukuha?
The Lord who needed it. Ano yung sabihin mo niyan? Na tayo magtatapos. Today, donkey represents our difficulties, weaknesses, problems, and sufferings, and pains. Sino sa inyo dito ang may bahay na nakalimutan isarado yung pinto at pumasok yung lalaki, kinukuha yung smartphone mo na iPhone 20 at sinasabi niya isin, the Lord needed it. At sabi mo, okay, go. Etong pinto, welcome. Sino magsasabi sa inyo? O kaya, kinukuha yung paborito mong TV na napakalaki na 100 inches. Bakit mo kinukuha yan? The Lord needed it. Okay, go. Wala siguro sa tamang katinuan. These two guys, he came to one place, kinakalas yung donkey, at yung kanyang colt, kasamang bata, kinukuha ang kanyang, ops, ops, ops! Bakit mo kinukuha? The Lord needed it. Yala ko. Ilang sinabi po niyan. Marami po nagpapaliwanag na itong taong ito, maaaring disciple ng ating Panginoon. They know the Lord Jesus Christ. Maaaring sabi din na maaaring pre-arrange. Before the Lord Jesus Christ came to Jerusalem, in-arrange niya na yung kausapin mo yun na nagagamitin kong donkey. At marami rin naniniwala na yung itong taong ito is completely innocent sa mga nangyayari. For me, I do believe it is completely innocent. It is the work of the Holy Spirit. God said, the Lord needed it. The moment that nung taong ito narinig niya yung Lord, He is the Lord of all universe. He is the Lord of Lords and the King of Kings. The Lord who created everything. The Lord that will save Israel sa kanilang bondage. Can no say, take it, Lord. Now, the same thing is asking or saying the Lord. Whatever your problems, the Lord Jesus said, I needed it. Give it to me, son. Then I will take care of this. Kaya may problema po tayo sa ating po relationship. Nakakaroon ka ng conflict. The Lord said, I needed it. Give it to me. Don't question anything. Just give it to me. Let me take care of everything. Katulad po doon sa ating pong taong ito. Ang problema, binibigay mo sa ating pong Panginoon because yun ang tinuro ni Kuya Bernard. Ang sabi niya, ibigay ko daw para sagawin natin problema. Pero after pagtalikod mo, nag-iisip ka, para yatang matagal pa. Para yatang tatlong araw pa, bago ibigay ah. Balik ka doon sa church and bond. Lord, pwede ba kuhay ko ulit muna? Kagawa ko na para bukas. Pag hindi nangyari ito ng bukasan, balik ulit sa'yo. So ang Panginoon, hindi siya makakilos. Because you required na ibalik ng ating Panginoon, then the Lord Jesus Christ, babalik sa'yo yan. Okay, kung gusto mo nang discarte mo, discarte mo. After a day, nakita mo na palpak ka, tama nga. Balik ka sa church, Lord, you said, I needed it, I know it, binibigay ko sa'yo. Pahala ka na, this time, firm na ako. Na talagang gagawa mo ng paraan sapagkat hindi na dumating sa punto ito. Ito magandang isang linggo na wala pa kasi talagang walang kilos. Balik ka simbahan. Friday ulit eh. Merik, pwede ba makapag-pray doon sa gilid? Ano pag-pray mo? Kukuhain ko yung problema ko. Walang nangyari sa linggo. Hiramin ko ulit sa pati Panginoon. Hihiramin mo ulit. They said, Lord, I needed it. The Lord needed it. Kinakailangan ng ating Panginoon na tayo pa'y magtiwala sa Kanya. Yung ating pong wealth, kasama po yan. Take note po, ang sabi lang dito ng tao ito, dito tayo magtatapos po, bago yung ating conclusion, the Lord needed it. Inuna nila yung the Lord. Bakit? Kasi napaka-importante na malaman ng taong ito kung sino kumukuha ng donkey niya. Napaka-importante din na malaman ng bawat sa atin kung sino kumukuha ng problema po natin. Pag ibinigay po natin itiwala tayo sa ating Panginoon, just put completely trust in Him. Dumaan man yung tatlong araw, tatlong linggo, tatlong buwan, tatlong taon man ang dumaan. Once everything you put trust, tinawala sa ating Panginoon, then God will do something about this thing. Katulad na sinasabi po nito, kung sino man nakakaranas po sa atin ng problema, hindi ko po alam ang klase ng problema, then God now is saying to you, the Lord Jesus is saying to you, I needed it. Give it to me. At bahala ang Lord po dyan. Are you now in conflict with someone? And you find difficult to forgive. May mga tao kasi na hirap natin patawarin. Then God said, I needed it. Give it to Him. Ito po ang conclusion po natin.
Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are troubled and weighted down with care. This is an invitation. At this invitation, hindi dinidiman ng Lord, ayaw niya maging robot tayo eh. It's an invitation to all of us. He said, lumapit kayo sa akin and I will give you rest. The rest that the world that cannot give. Meron ka kapahinga ng physically, maaari ngayon nararanasan mo. But it is a complete, it is a temporary rest. But if you want a complete rest, ating Panginoon, nakakatulog ka, nakangiti ang iyong mata, nakangiti ang iyong labi, nakangiti ang iyong soul and body. Ang sabi niya, I will give you rest. Take my yoke on you and become like me. For I am gentle and without pride. And you will be, and you will have rest for your souls. For my yoke is good, and the weight I take up is not hard. Kaya alam po tayo nagiging mahirap sa bawat sa po sa atin. We keep on asking na ibalik ng Lord yung problema po ng bawat sa atin. You trust to you, you give to him the problem, ano man yung sufferings po ninyo, kaya mong ating po Lord ang kumuha po niyo. And lastly po, the only to rest in this world is if we learn to give and trust everything to the hands of God. God bless you. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa 45 minutes o 50 minutes na pinagkaloob po ninyo upang magbahagi po ng iyong salita. Tunay nga, naniniwala kami na napakadami po namin problema na we don't even try to trust to you, Lord. Kung magtitiwala mo kami, kinagawa po namin partial, Lord. Kaya nangyayari po, we intend to take it from you. That's supposed to be the good hand po ninyo. Tawarin mo kami sa mga ito pong mga ugali po namin. Patawarin mo kami sa mga attitude na hindi kami lubusan nagtitiwala sa iyo. Sa oras na ito, pagkakal nakita po namin na pagtitiwala o pagbibigay po ng papuri sa iyo does not depend on what we get from you, Lord. It's not depend, Panginoon, kung sino ka, kung anong Panginoon na ginagawa mo sa bawat buhay po namin. But it depends because your name is worthy to be praised. Your name is holy. Your name that every knee shall bow. I will confess that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Maghari ito sa bawat puso po namin, tumalim po ito, Father God. Upang in every situation na darating po sa bawat buhay po namin, manatili kami sa iyo, nagtitiwala, at alam namin, Panginoon, sa matter of trust, at gagawin mo, Father God, yung pong aming pong mga pangangailangan ay magkaroon po ng katugunan. Salamat po, at continue be with us sa lahat pa ng gagawin po namin, at mayroon po, Father God, na pangalan po rin po niyo, Lord, ang mataas manuwala sa oras po nito. This is our prayer. We do, we pray back the glory, the praise, and adoration. In Jesus' name, let everybody say, Amen.